Manunood po ang lahat, tanda ng paggalang sa banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo ko Diyos. Sumayin niyo ang kapayapaan. Walang hanggan ang pagmamahal ng Ama. Walang hanggan ang kapangyarihan niya. Walang kamatayan siya. Halina na kayo mga minamahal. Sikapin niyong siya'y kilalanin at damhin. Matututunan niyo ang kanyang kaukulan. Ay babahagi niya sa inyo ang dapat at marapat at liwanag ng kaisipan dulot sa kanyang karunungan. Ang may pandinig ay nakarinig. Lahat ng nakatala sa banal na aklat, pagbubukas diwa at pagbibigay unawa, na kung mananamnam lamang ng tao sa lupa, tuwirang magbibigay ng liwanag ng diwa. Kaya nga't kung katotohanan ang taglay ninuman, sa paniniwala at pagtitiwala sa mangdakila, sino ang masisiphayo at maghihigbik para sa kanyang pagluha sa dusat hilahin na di siya makakahulagpos pawa. Ang may pandinig ay nakarinig. Mula sa kawikaan, huwag ipagyayabang ang araw ng bukas pagkat di mo alam kung anong magaganap. Hayaan mong iba ang sa iyo'y kumuri at ang sariling bangkoy huwag mong buhatin. Ang bato ay mabigat, ang buhangin ay may timbang, ngunit mas mabigat ang kaguluhang dulot ng kamangmangan. Ang galit ay mabagsik, ang puot ay mabangis, ngunit ang pagsiselos ay may ibayong lupit. Hindi hamak na mabuti ang harapang paninira kaysa naman sa pag-ibig, ngunit ito'y lihim pala. May pakinabang sa ampas na tapat ng tapat na kaibigan kaysa halik ng isang kaaway. Ang taong busog ay tatanggi kahit sa pulot pukyutan, ngunit ang taong gutom matamis kahit ang ampalaya. Ang taong lumayas sa kanyang tahanan tulad ng ibong sa pugaday lumisan. Ang langis at pabangoy pampasigla ng pakiramdam, ngunit ang kabalisahay pampahina ng kalooban. Huwag mong pababayaan ang iyong kaibigan niyang kaibigan ng iyong mga gulang. Kung ikaw ay nagigipit, huwag sa kapatid lalapit. Higit na mabuti ang kapitbahay na malapit kaysa isang malayong kapatid. Magpakatalino ka, anak,
upang ako'y masehan at sa gayo'y di ako mapahiya sa nangungutsaman. Alam ng matalino kung may pangadib at siya'y nagingat, ngunit di ito pansin ng mangmang kaya siya'y napapahama. Kunin mo ang kasutan ng sinumang nananagot para sa iba at siyang pagdusahin mo dahil sa pag-ako sa dinyakilala. Ang pahiyaw na pagbati bilang paggising sa kaibigan ay para ng sumpang binibitawan. Nakakayamot ang asawang masalita, ngunit tulad ng ulan na ayaw tumila, sapagkat tulad ng ulan na parang ayaw tumila, mahirap siyang patigilin para kang dumadakot ng langis o pumipigil sa hangin. Walang pagkabulang, lahat ay mabuti pawa, na kung mananamnam ng tao sa lupa't maunawa ng diwa, tunay na may pagninilayan at pagbubulayan ka, anong uri ka ba bilang tao? Anong pagkatao ba mayroon ka? Ano ba ang ugali mo? Ano ba ang sinasabi mo? Ano ba ang damdamin mo? Ano ba laman ang kaisipan mo? Kaya't kung pawang katotohanan ng taglay mo, ang liwanag ng karunungan ng Ama ay isa sa iyo. Kaya nga't ililisya ka sa hindi nararapat at itutumpak pa sa gawa mong makapagbibigay lugod mismo sa iyong sarili at sa kapwa mo. Kaya mapapalad kayong mga ang kinikilala niyo'y matwid at totoong Ama kaysa kinikilala'y kapwa-tao na ang lisya ay di naman naiwasan kundi patuloy na tinutuntun at kumisa'y tinutularan pares kayong kapamakan ang sasapitin man din yan. Mga minamahal ko, sumayin niyo ang kapayapaan. Buhay ba ang Diyos? Ang tao ngayong magbago ay hindi maliligtas. Ang hindi makinig ng payo ay mapapahama. Kapag matwid ang namamahala, bayan ay nagsasaya. Ngunit tumatangis ang bayan kung ang pinuno ay masama. Buhay ba ang Diyos? Walang pagkabula lahat ang mga salita. Ngunit sino nga ang magninilay at tatanggap dito kung ang tao'y makasanlibutan at makalaman lamang ang hangarin? Kaya mapapalad kayong may pandamang mainam at mabuti kaisipan, matututunan ninyo ang ukol sa kaligtasan. Di lamang ng katawan, maging ng kaluluwa. Aanhin mo nga ang lahat ng nakamtan mo dito sa lupa, karangalan, kayamanan, kung sa amay wala kang puwang. Kaya di bali nang wala kang karangalan at yaman dito sa lupa, mayroon ka namang karapatan sa Kanya at doon ay tutungo ka sa takdang araw na ikay ahatulan. Kaya mga mahal, sumayin niyo ang kapayapaan. Nekkaramanehanam, nekkaramanehanam, nekkaramanehanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Ang kaharian ay matatag kung ang hari magtarungan, ngunit ito'y nagwawasak, mawawasak kung sa salapi siya ay gahaman. Walang pagkabula. Ang lahat ng salita'y pawang katotohanan. Kaya nga, kapag marunong ka magtantot magsuri sa nagaganap, masasambit mong maliwanag. O Diyos amang dakila, kay buti mo pawa. Ang may pandinig ay nakarinig. Kinikilala ng matwid ang karapatan ng mahirap, ngunit ito'y baliwala sa mga taong swapang. Yan ang pawang katotohanan, sumayin niyo ang kapayapaan. Mga minamahal, ang buong bayan ay ginugulo ng palalo, ngunit ang galit ay pinapawi ng taong matino. Walang pagkabula ang lahat ng salita. Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Dakilang walang kapantay, mapakailanman. Kaya't ang naghahanap ng kaalaman ukol sa Kanya, nananahan sa Espiritu niya at napapayapa isip nila, panatag na buhay, payapang buhay. Ang kakantin, bawat araw at gabi, kasiyahay sa kanila. Ang mamamatay tao ay namumuhi sa taong tapat.
ngunit ang matuwid sa kanila ay nag-iingat. Buhay ang Ama. Katotohanan ang sakit tinuturan, ngunit tiyamang lahat ay walang pagkabula, kaya't lahat ng hinatulan ng kapwa na di totoong paghatol, may pag-asa sila ang malagalak at matuwa. Ngunit ang taong mapanghatol, mapanghusga ng kapwa, napawang kasinungalian ang ginagawa, daratalang takda, magdurusa pawa. Kung magalit ang mangmang ay walang pakundangan, ngunit ang matalino'y nagpipigil na ang galit niya'y mahalata. Yan ang pawang katotohanan. Kapag marunong ka talinong nasa iyo'y Ama ang nag-alay, marunong ka magtimpit, magpigil ng sarili dahil alam mong walang dulot sa iyong maganda. Kaya, hahanapin mo ang matuwid, kikilalanin mo matuwid, tunawain mo ang mangmang na iyong kaharap at kausap. Sapagkat alam mo, wala ka masasabunot sa isang kalbo. Ang may pandinig ay nakarinig. May mga taong nagmamaang maangan, kunwari alam lahat ng kabanalan, ngunit ang gawa na may kalikuan. Kaya kahabag-habag, ang taong alam ang katotohanan at kabanalan, ngunit kung ang ginagawa na may hindi tama, sino kaya ang magdadala? Sino kaya ang mabibigatan? Kaya mga minamahal ko, mapalad ang samay nag-iingat sa kanyang mga aral at salita na nagsisikap itong tupdin at isabuhay, siya rin ang mangangalaga sa damdamin ni Numan. Pagharian kayo, nekkaramanehanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Sadyang ang kay buti ng Ama. Kapag ang damdamin mo ay masaya, ano pang kukontra sa'yo? Maligaya puso mo, walang makakakontra sa'yo. Dahil maligaya ka, yung kumukontra sa'yo, galit yun. Kaya gagagalit siya, masaya ka. Eh, ba't naman magagalit kung walang inggit siya? Kaya lahat ng natutuwa, maligaya. Lahat naman ang nagagalit siya, natutuwa at maligaya, sigurado may damdaming kaiba. Kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Kaya't kapag laging masaya at nakatawa, aba, sumasariwa ka. Ngunit kapag ikay laging nakakunot at laging galit, tumatanda ka. Buhay ba ang Diyos? Kaya mga mahal, lagi niyong tandaan ang Ama ay nagpapasariwa ng mga dahon at mga bunga. Ngunit, kaya niya rin pahinugin. Kaya't lagi niyong asahan ang mahinugang inyong pananampalataya nang patuloy kayong makapamunga. Buhay ba ang Ama? Sumayin niyong kapayapaan, pagharian kayo. Kung ang pagtingin ng hari ay pantay-pantay, magiging matatag magpakailanman ang kanyang kaharian. Disiplina at pangaral, hatid ay karunungan. Ngunit ang batang suwail sa magulang ay kahihiyan. Buhay bang Ama? Kaya nga, ginawa nga ng Amang ikay mabuti kung di mo siya babalikan sa iyong kabutihan at hindi mo isipin ang kanyang kagandang loob sa iyong buhay, kahihiyan ang dulot sa kanya kay Satanas sapagkat siya'y inuuyam-uyam. Ngunit, di siya napapahiya sapagkat siya'y matuwid. Alam niyang sulsol lamang yan. Kaya kapag ang tao'y sulsol, demonyo kasama. Buhay bang Ama? Kaya sumay niyong kapayapaan, pagharian kayo. Ngunit kapag ang sinabi sa kapwa-tao, mahalin mo, unawain mo, lingapin mo, patawarin mo, Diyos siya ang nasa kanya. Diyos niya ay kasama niya. Kaya kapag ito nagagawa niyo, sigurado na sa inyong Ama. Kapag ang isa nagawa niyo, sigurado demonyo. Mga minamahal, ayaw naman sabihin ng tao, demonyo ka. Ano? Demonyo? Demonyo? Galit na galit. Di niya sinuri. Ba't siya nagagalit? Di pala siya demonyo. Buhay ba ang Ama? Kaya, kung di nakakagalit, kayong magbitngit, nakakagalit man, magtimpi pa rin kayong ganap. Buhay ba ang Diyos? Sapagkat, ang Ama, siya ang katotohanan,
siyang magbibigay ng inyong kaligayahan. Pag-arian kayo. Buhay bang Diyos? Maliwanag ang katotohanan. May mga taong naninira sa kanilang ama. Masama ang sinasabi tungkol sa kanilang ina. May mga taong nagmamalinis sa sarili. Ngunit ang totoo'y walang kasindumi. Buhay bang Diyos? Buhay bang Diyos! Kaya, kaawa-awa yung nagmamalinis sa kapwa, nagmamapuri, para masabing walang kasalanan, walang kasala, at ang alam, pinuri ka man ng kapwa mo, kung karumal-dumal ka sa pananaw ng Ama, anong napala mo? Dito sa lupa, tatanggapin ka ng kapwa mo, sa langit, tatakwil ka ng Ama mo. Buhay ba ang Diyos? Mas mainam na ang tinanggap ka ng Ama. Kahit kapwa mo ayaw sa'yo, yung aayaw lang sa'yo, sigurado yung hindi ka gusto kung mabuti kang tao. Ngunit kung ika'y masama, gugustuhin ka ng masasama, gugustuhin ka rin ba ng mabuti? Kaya mas mainam nang umayaw sa'yo ay kapwa mo kung mabuti ginagawa mo kaysa naman ang Ama tumakwil sa'yo. Di baling wala kang kakampit kapanalig. Basta ang mahalaga, ang Diyos mo'y kasama mo't kasama, ay di ka napaparam at di siya mapaparam sa'yo. Kaysa naman, kapi mo ito, kakampi mo pa yun, kakampi mo pa. Lahat sila'y magkakampi-kampi. Isa lang ang Diyos mo, tapat na sa lahat ng kapwa-tao. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya ka ng Ama, huwag niyong hanapin ang kakampi niyo sa kapwa-tao'y kumampi sa inyo. Kapwa nyo'y pumanig sa inyo. Ang mahalagay, ako sa inyo. Buhay ba ang Diyos? Kaya, mula ngayong oras at araw nito, sikapin nyo ang Ama ang maging kakampi nyo. Sikapin nyo ang Ama ang magtiwala sa inyo. Sikapin nyo ang Ama ang tumanggap sa inyo. Di baling mayroong hindi tumanggap at may tumakwil sa inyo. Ang mahalaga, tanggap na tanggap kayo ng tagapagbuhay, tagapagpasaya, tagapagpaligaya at magbibigay pa ng buhay na walang hanggan. Buhay ba ang Diyos? Kaya ang tao di lang alam ang ginagawa. Gusto maraming pumanig, gusto maraming kumampi, gusto maraming maniwala, gusto maraming magtiwala. Di baling iilan, basta tama at totoo lamang na tulad mong kapwa ay tapat sa iyo, tapat ka sa kanya. Kaysa naman maraming ang naniniwala at nagtitiwala, ang Ama naman walang katiwa-tiwala sa iyo. Buhay bang Ama? Kaya dito sa lupa, karangalan ay nakikita ng tao, ngunit ang dangal ng Ama ay di alam kung papaano. Kaya mga mahal, hanapin ang dangal at karangalan ng Ama at magbunyi kayo sa Kanya at itataas ang nagpapakababa. Buhay bang Ama? Kaya sa inyong lahat, sumayin niyo ang kapayapaan. Alam kong ay kadali eka. Malayo pa inuwin niya, no? Ikaw eka po kung sindyan lang. Oo nga. Pag may mission ka, umalis ka ng umaga, dumating ka ng gawain, tapos aalis ka ulit, gaganap ka na naman, tapos magmamadali ka, tutulog ka, bukas sigurado pagising mo may gagawin ka na naman. Pag wala kang mission, ang gusto mo lang, puro kumsumisyon. Bakit nga? Kung di mo ba hinahanap yung kumsumisyon, ba't hinahanap mo lahat yung nakakagalit, nakakainis? Pag may mission kang, hinahanap mo yung mabuting gagawin. Buhay ba ang Diyos? Kaya ang mission, iba sa kumsumisyon. Ang atas, iba sa utos. Kapag inatasan ka, tanggapin mo. Kapag inuutosan ka, suriin mo, nag-uutos sa'yo. Buhay ba ang Diyos? Kaya kapag binibigyan ka ng kumsumisyon, iwanan mo. Harapin mo si Ama mo. Ang kumsumisyon mo'y aalisin niya. Buhay ba ang Diyos? Paano ko pong iiwanan? Aba, limbawa, eri anak mo, kakulit mo talaga, gigil na gigil ka na. Nagbibigay ng kumsumisyon sa'yo. Ayaw naman niyang tumigil. Mapapatay ka niyan, di wala siyang ina. O di iwanan mo, manalangin ka. Buhay ba ang Diyos? Ang tao nga naman hindi nagninilay sa ginagawa. Kalangyakang bata ka, Eka. Kung sumin na ako sa'yo. Kung sumin ka na pala sa kanya, ba't di mo pa siya iwanan?
Eh, paano ko po eh kang iwanan? Itatakwil mo ba siya o papatayin mo ba siyang iaalis sa'yo? Hindi! Layuan mo siya, manalangin ka! Buhay ba ang Diyos? Pagbalik mo! Mami o mama, nanay, oh, kung sumisyon pa ba yun, di ba tuwa na? Eh, di mo alam, ginagamit lang siya sa'yo para matuksok at magalit ng magalit dahil gusto ni Satanas mamatay ka sa oras na yon. Pag namatay ka sa oras na yon, kawawa anak mo. Kaya dahil mahal mo anak mo, iwanan mo siya! Manalangin ka. Buhay ba ang ama? Eh, kala ko po eh, ka, iiwanan ko. Eh, anak ko po yun, paano kung iwanan? Tanga ka ba? Sabi ng tao, mangmang kabawi ka ng ama. Inanak mo siya at anak mo siya, iiwanan mo. Ngunit kapag iniwanan mo at nilagak mo siya sa akin at ako muna'y pinagtiwalaan mo sa kanya, pagbalik mo, wala na sa kanya'y demonyo. Ako na nasa kanya kasi tinunguhan mo ko. Buhay ba ang Diyos? Eh, ngunit kung di mo siya iwanan, parehas kayong demonyo, galit na galit. Kaya, di mo siya mahal. Ang mahal mo sarili mo kasi sinusunod mo yung galit mo. Eh, kung sumisyon siya sa iyo eh, hanapin niyo magbibigay na konsolasyon, hindi konsumisyon. Buhay ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, alam kong may magagawa ang Ama. Eh, paano po kung di ko anak? Paano po eh ka kung kapwa ko? Eh, alam nga namang magpakamatay ka sa kanya. Eh, di iwanan mo rin. Eh, ba't mo papatulan? Di kanya maunawaan. May sarili siyang katwiran. Eh, di ikaw manahimik kung nakakaabot ka ng unawa. Eh, ngunit kung ipababatin mo sa kanya yung katwiran mo at ayaw naman niyang tanggapin, magtatalo pa kayo, eh, bayaan mo na Diyos ang matol sa inyong dalawa. Kung tama ka, panik sa yung Diyos mo. Kung mali ka, ah, talagang dapat subuko ka. Buhay bang ama? Eh, eh, ba't teka ganon? Di mo pa rin ba naunawaan? Eh, bahala ka na. Alam kong magagawa ang ama. Kaya't ang nakatutuwa, huwag niyong iiwanan. Yung nakakagalit, iwanan niyo. Tama ba? Pero huwag niyong itakwil, huwag niyong kaputan, mahalin niyo pa rin. Iiwanan niyo lang para kayo lumayo nang di kayo matangay ng galit niyo. Saan kayo pupunta? Luluhod kayo o titingala kayo? Eh kanino po? Eh siguro sa demonyo. Alam kong may... Alam ka naman sa demonyo, demonyo na nga iniwanan mo. Eh di sa Diyos mo. Magagawa ang Ama. Tama po ba? Alam kong may magagawa ang Ama. Sigurado pag iniwan sa inyo, pagpapag nyo. Biyaya. Yun, pagdating sa biyaya, tuwan-tuwa. Kung may magagawa ang Ama. Ay, salamat na. So, alam mo, alam kong may, hindi Diyos ha, Diyos. Magagawa ang Ama. Pagka winika ka niya, manalig ka na. Bawat araw sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Ating mga happy birthday, minamahal. Tingnan nyo nga po, sabi ni Apo Kunching, sino kaya yung may birthday? Oo nga, kaya babati na ngayon. Eh, bukas din rin mababati. Kaya, sino kaya may birthday? Eh, lalayas siya bukas. Eh, ako rin lalayas. Kaya, wala nang batian bukas. Bukas. Alam kong may
magagawa ay ang ama bawat araw ako sa iyo gabi, alam kong magagawa alam kong may magagawa ang ama pagka wini ka niya mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga mayroong magandang mangyayari sa inyo, manali umangkin at tanggapin. Buhay po bang Diyos? Buhay po bang Diyos? Diba? Halimbawa, nagbigay ka, babalik din sa'yo. Eh, pagka nagbigay ka, puro nagbigay, walang bumabalik sa'yo, maubusan ka. Papayag ba yung amang kaluyan ka ng tubig, titigangan ka? Ikaw ang pinagmumula ng tubig na iinumin at pagsasaing pagliligo sa poso kakukuhanin doon sa lumuluwal na tubig diyan. Eh, pababayan bang matigang? Eh, paano na? Kaya, ang sabi ng Ama, para-paraan lang yan patungo sa bukirin. Ngayon yung mga pinagdaraan ng mga sangkat patubig na yan, binabalik din ang tubig sa kanila. Kapag wala nang tubig na nagbalik, wala na rin tubig sa bukid. Kaya, hindi lolobi ng Ama na gayon nga ang mangyari sapagkat kayo'y bukirin niya upang mag-ani kayo. Kaya hasik siya ng hasik sa inyo nang magsitubo ang mga binhi niya at pagkatapos nagsitubo, magsibunga naman sila. Ano yung binhing iyon? Ang mga aral niya. Kaya't pahalagahan nyo nang magsipamunga ng sago sa gumpol sila. Buhay bang Ama? Alam kong magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Wendy Mana. Ligkana, bawat araw, ako sa inyo, may nakalaan. Mayroong magandang mayayari sa inyo, aking minahan. Ang kinatanggapi. Buhay ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Tapat buhay dakila ang Diyos. Walang taong matapang. Kahit gaano pa katapang, may kaduwagan ding dumaratal. Kaya't ang tunay na tapang at tunay na matapang ay ang Diyos na makapangyarihan.
Kaya sa kanya humingi ng tapang ng loob at kaisipan upang matutulat mapigilan ang anumang kinatatakot sa buhay. Takot mawalan, takot magkulang, takot sa sakit, takot mamatay, takot na walang kainin ang amalahat, ang pagmumulan niyan. Pagpalain kayo, kaya sa isip lang dapat maparam ang takot maging sa damdamin. Wala nang pagabag, wala nang gigiyagis sa inyo. Pagpalain kayo sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Humayo kayong taglay ang liwanag ng diwa nyo, pangunaway dumatal at manahan sa inyo, kasibulan ng inyong edad hanggang pagtanda, maging kabataan, Ama rin ang nagbibigay buhay. Kaya't anuman ang nais niyang gawin, kaya niya itong patupad, kaya niyang tupdin. Ikaw, may hangganan ang kakayahan mo bilang tao. Ikaw, may ka, di mo alam, bukas wala. Kaya ang lahat ng kakayahan sa Ama mo hingin, si Kanya. Ang iyong damdamin, isip at kalooban, siya'y sa'yo'y mananahan. Pagpalain kayo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Oh, mabait kasi yun eh. Ay, ito pala. Mabait ka, napakabait, no? Di ba ang bait? Ganda o, oh, napakabait. Napakababait ng mga batang ito. Tunay na napakababait ng mga kanga. Napakabait nga. Buhay po bang Diyos? Kaya sa inyo at... Alam niyo po ba, sa tao, mayroong ugaling gusto'y inuuto-uto. Meron namang ayaw ng inuuto. Pero kapag ang inuuto mo'y utuin, parang tuwan-tuwa. Pag inuto mo yung hindi utuin, magagalit sa'yo. Eh, ang Diyos po'y hindi mapang-uto, kundi siya'y matuwid at totoo. Kaya ayaw niya ng uto. Eh, gusto niya'y makatotohanan. Buhay bang Diyos! Kaya sa inyo lahat, pagpalain kayo. Ay, kaganda eh ka. Inutulang pala. Naniwala naman. Sige na nga, pahiramin na kita. Eh, nung napahiram, pangit ka naman eh ka. Walang yak. Sinuntok. Ganun ang buhay, di po ba? Kaya, yung kunwaring ugali, sigurado mahahalata. Yung tunay na ugali, sigurado mananahan yan, tawa. Kaya sa inyong lahat, manahan ang ugaling-galing sama at sigurado mananahan ang galak at tuwa. Pagpalain kayo. Tayo na. Uwian na.